going to discuss finding the equation of a line. So given natin to find the equation of a line is point and slope. So we can find it, no, the equation of a line. So we, for example, we have 3, negative 2, and yung slope po natin, ang value ng slope natin is 3. Tandaan natin, ang symbol natin sa slope natin is small letter m. To find this, the equation of a line, we have the formula. Y minus y sub 1 is equal to m times x minus x sub 1. Ang tawag natin sa formula na gagamitin natin ay point-slope formula. Tandaan, kapag given ang isang point, given ang point and slope, ang gagamitin natin formula is point-slope formula to find the equation of a line. Okay? So, balikan natin yung example natin. Given yung 3, negative 2, and yung slope po natin na 3. So, to find the equation of a line, given yung slope natin and yung point, so we have the formula. Gamitin na po natin yung formula natin. So, y minus y sub 1 is equal to m times x minus x sub 1. So, sa point po natin, lagyan na agad natin ng pangalan. So, si yung unang number, siya yung magiging x sub 1. And yung pangalawang number, siya pa yung magiging y sub 1 natin. Kita yun doon? Next, solution. So, y minus y sub 1. So, we have y minus y sub 1 is equal to m times x minus x sub 1. So, bali ng y natin, wala pa po. So, bring down. Minus y sub 1. Ano yung bali ng y sub 1 natin? Negative 2. Tandaan, kapag negative ang y sub 1 natin, yung minus magiging positive. Tandaan natin yun, ha? Magiging positive. Kapag ang y sub 1 naman po natin positive, magiging minus pa rin. Kumbaga, hindi na magbabago po yung minus natin. Tandaan natin yun, ha? Kapag negative ang y sub 1 natin, magiging positive dahil magkakaroon tayo ng magkatabing sign. Minus negative times negative 2 is equal to positive 2. Kaya naging y plus 2 po. Naintindihan? Next, ano po yung bali ng m natin o ng slope po natin? Ang bali ng slope po natin is 3. So, 3 times x. Wala pa po tayong bali ng x. So, minus x sub 1. Ano yung x sub 1 natin? 3. Tandaan din po natin, kapag ang x sub 1 natin negative, magiging positive. Pero kapag ang x sub 1 po natin ay positive, hindi magbabago yung sign natin sa loob ng parenthesis natin. Naintindihan? Okay, so ang x sub 1 natin ay 3, so magiging x minus 3. So, bilang po natin. So, yung y plus 2, bring down lang po muna natin. So, y plus 2. Then, distribute lang po natin. Distribute. So, 3 times x is equal to 3x. Next, 3 times negative 3 is equal to negative 9. Kita yun lang. Then, change na natin sa standard form ng equation pala yun natin. So, transpose. So, yung 3x, kapag transpose po natin, magiging negative 3x. Naintindihan? Kung positive yung x natin dito, kapag transpose natin, magiging negative. Kung negative naman po dito, magiging positive. Naintindihan? Next, anong sign ng y natin? Positive. So, positive plus y. Then, yung positive 2, kailangan natin i-transpose dahil magiging standard form tayo. Tandaan natin, kapag standard form po yung given natin ang pinapahanap, dapat naka-ax plus by is equal to si po tayo. Tandaan natin ha, where c is our constant. Meaning, pag sinabi natin constant, number lang. Wala siyang kasamang x, wala siyang kasamang y. Naintindihan? Okay, transpose natin yung positive 2 sa kabila. So, is equal to yung negative 9, stay lang siya. So, yung positive 2, kapag transpose natin sa kabila, magiging negative 2. Naintindihan? Next, so, bring down lang natin. So, negative 3x plus y is equal to negative 9 minus 2. Negative 9 minus 2, like sign, para sila ng sign. So, kailangan natin i-add yung dalawang number. Kailangan natin i-add yung dalawang number, then i-copy natin yung sign ng magkaparehas. Para silang negative, so negative 11. Yan na po ba yung final answer natin? No. Kasi po, naka-negative pa po yung x natin. Gawin lang natin positive.
Kung gagawin natin positive yung x natin dito, syempre magbabago ng sign yung y at yung constant natin. So change lang natin. So magiging 3x minus y, dahil binago natin yung sign ng x natin, ginawa natin positive. Kung babaguhin natin yung sign ng x natin, babaguhin din natin yung sign ng mga susunod. Kung positive to, magiging negative. Kung negative to, magiging positive. So, naging negative. Kung positive siya kanina, naging negative. Is equal to, negative siya kanina. So, magiging positive na po. So, we can find the final answer. The final answer is 3x minus y is equal to the equation of a line. Given yung 2 points po. Point and slope po natin. Naintindihan? So another example is negative 1 comma negative 3. And yung slope po natin na 3 over 2. So let's find the equation of a line. So formula natin, the point slope formula is y minus y sub 1 is equal to m times x minus x sub 1. May tayo doon? So formula natin as point slope formula. Kapag ang given natin to find the equation of a line is point and slope. Points na pong formula po ang gagamitin natin. So, y, dito lang po natin dahil wala pa pong value. Minus y sub 1. Tingnan natin. So, x sub 1 natin. Y sub 1. So, ang y sub 1 natin is negative 3. Tandaan natin, kapag negative ang y sub 1 natin, magiging positive na po ito. So, magiging plus 3. Is equal to, ano ba din ang slope natin or ng m po natin? 3 over 2. So, 3 over 2. Times x minus x sub 1. So, x minus x sub 1 po natin. Ano yung x sub 1 natin? Negative. So, magiging positive na naman po siya. Tandaan natin, kapag ang x sub 1 natin negative, magiging positive po yung nasa loob ng parenthesis po natin. So, magiging positive 1. Okay? Next. Okay, may denominator tayo sa slope po natin. So, ang gagawin natin to find the equation pa lang, kailangan lang po natin mag-cross multiplication. Cross multiplication, imu-multiply lang po natin to. So, 2 times y plus 3 is equal to 3 times x plus 1. So, yung denominator, kailangan lang natin i-multiply sa kabilang sign. And yung numerator, dito naman po sa kabilang sign. Naintindihan? Tandaan natin ha, yung denominator dito, sa slope po natin, imu-multiply lang natin dun sa kabilang side. And yung numerator, kailangan lang natin i-multiply sa kabilang side naman po. Naintindihan? So, distribute lang natin. Distribute. Naintindihan? Okay, so 2 times y is equal to 2y. Next, 2 times positive 3 is equal to positive 6. Kita yun doon. Next, 3 naman, distribute. 3 times x is equal to 3x. And 3 times positive 1 is equal to positive 3. Transpose lang natin to find the standard form of equation of a line. Okay? So, transpose. Then, yung positive or yung constant natin, transpose lang po natin. So, magiging negative 3x. Kasi positive siya, kapag transpose natin, magiging negative. Naintindihan? Anong sign ng 2y natin? Positive. So, positive 2y is equal to, ano yung natira kanina? Positive 3 or plus 3. Lagyan na lang natin, 3. Automatic naman, may positive siya. Next, yung 6 natin, kapag transpose po natin, magiging negative 6. Positive siya, kapag transpose po natin, magiging negative po. Kitain doon. Solve muna natin yung nasa kanan. So, negative 3x plus 2y is equal to 3 minus 6 is equal to negative 3. Kitain doon. Gusto natin gawin positive yung x natin. So, gawin lang natin, interchange lang natin. Baguhin lang natin yung sign. Change lang natin. Kung negative to, gawin natin positive. So, 3x. Siyempre, magbabago rin po yung sign ng y at ng constant natin. Kung positive to, babaguhin din natin ang sign dahil magiging negative 2y. Is equal to, yung negative 3 kanina, babaguhin din natin ang sign. So, magiging positive na siya. So, the equation of a line, given yung negative 1
comma negative 3, and is equal natin na 3 over 2 is 3x minus 2y is equal to 3. Naintindihan?